Pinahiya ka pala ni Donaire nung sinubukan mo magpa-picture sa kanya? Oo! Grabe yun! Jan Riel Casimero, sinabing tuturuan niya ng leksyon si Donaire kapag nagkaharap na sila sa ibabaw ng lona. Sa video ni Jan Riel Casimero bago ang labang inuwi das Mariñas, ay sinabi nitong tuturuan daw niya na leksyon si The Filipino Flash dahil sa experience niya noon kay Donito Donaire. Pinahiya ka pala ni Donaire nung sinubukan mo magpa-picture sa kanya? Oo! Grabe yun! Nung nagkita kami sa kay Bones Adam Gym, kasi doon siya nagtitraining dati eh. Tapos doon din ako. Tapos kinausap ko siya. Sinabihan ko siya na saan kayo nakatira dito sa ano, Las Vegas. Sabi niya, what you say? Can I speak English? I cannot understand you, man. Sabi ko, oh, I'm sorry. I sabi ko eh, kasi bago pa rin ako pumunta dito, yung baon ko ng English, yes or no lang. Tapos sabi ko, tsaka how about you? Oo, napatingin ako sa kanya, napa-atras na lang ako, sabi ko. Grabe pala itong bata na ito. Grabe pala niya. Sabi ko na hindi ako na ano eh, kasi nahihirapan talaga ako sa English. Kaya sabi ko, fuck. Sabi niya na ano, na if you're talking to me, you speak English because I cannot understand you. What's your language, man? Sabi niya, what's your language, man? You are Filipino? Yeah, me too. I'm Filipino, but I'm so daw. So I'm so very, kung ano daw, sabi niya, I'm so very, tagal na daw siya dito, nag-stay. Bata pa daw siya, tapos now, nakalimutan na daw niya. I cannot remember the language, what your language? You are Filipino? Sabi niya pa, you are Filipino. Yeah. Akala ko, you are Filipino, isi mukha ba akong ano, magkano? Turuan ko yan ang leksyon. Nagulat nga ako nung natalo na siya, lagi na siya natalo. Pumunta siya sa Cebu. Nagtatagalog siya dun. Dun ako na ano. Yung sa Cebu, nagbibisaya. Oo, nagbabasketball siya, nagbibisaya basketball. Sabi ko, bro, luko talaga yan. Oh. Nung dati na nagano kami. Diba, sinabihan niya pa ako, eh, what's your language, man? Sabihan niya, ano daw yung ano ko? Filipino ba ako? O ano? Country? What's your country, man? Okay, you speak to me English because I cannot understand you. If you're talking about, what you're talking about? Sabi niya, grabe. Ngayon, maglalaban na kami. Turuan ko yan. Sa video naman ng Fight News Asia, ay tinawag ni Casimero na Stinky Fish si Donaire nang sabihin niya kung sino ang kanyang makakalaban. May isa pa akong kalaban mo. Si ano? Ano yung isda na English? Yung isda na... Stinky fish. Now for real, they got beef. Sa mga hindi pa nakakaalam ay sino nito Donaire na ang magiging kalaban ni Casimero, papalitan nito si Guillermo Rigondo na original na makakalaban ni Cuadro Alas. Paglalabanan ng dalawang Pinoy ang WBO belt na hawak ni Casimero at ang WBC belt naman na hawak ni Donaire para sa unification fight. Magiging maganda ang laban ng dalawang Pinoy dahil pareho silang may target na makalaban pagkatapos ng kanilang bakbakan. Ito nga ay ang Japanese monster na si Naoya Inoue, nakapapanalo lang kontra sa ating kababayan na si Michael Dasmariñas. Si Inoue ang may hawak ng IBF at WBA belt na matagumpay nitong naidepensa kontra kay Michael Dasmariñas sa pamamagitan ng third round knockout. Matagal nang pinupunteriya ni Casimero ang Hapon, subalit tila iniiwasan nito ng kampo ni Inoue. Noong nakarang taon nga ay naka-schedule na sana magharap ang dalawa, subalit naudot naman dahil sa pandemya. Target din ni Donaire na makalaban sa pangalawang pagkakataon si Inoue na nauna nang tinalo si The Flash. Muntik na ding manalo si Donaire, subalit medyo kinapos lang ang ating kababayan at nasabi na rin niya na kinulang talaga siya sa killer instinct sa laban niya kontra kay Inoue. At kung magharap nga sa pangalawang pagkakataon si Donaire at Inoue, ay malaki ang chance ni Donaire na matalo ang Hapon. Pero bago mangyari ang kanilang pinapangarap na laban kontra kay Inoue ay kailangan muna maglaban ng dalawang Pinoy champion at pag-isahin ang kanilang titulo bago lumaban sa Hapon.